Eto na nga mga lalabs. Welcome back to our channel. Andito po ngayon si Ainsley at si Sophia na antok na antok na. Kaya bilisan, today? Opo, kaya bilisan lang natin ngayon. Ano nga ba ang mga signs? Ano yung ba ni Ainsley? Paano mo? Wait lang. Paano mo? Tapos na yung intro natin, okay? Wait lang. Look at the camera na lang, okay? Tapos na yung intro. So, paano mo nga ba malalaman na special yung anak mo or meron siyang autism spectrum disorder? Ayun. So, bibigyan ko kayo ng mga listahan dito, mga signs, baka para magkaroon kayo ng idea. Unang-una, hindi ko gustong pahiyain yung anak ko or pahiyain yung buong family ko. Pinag-isipan ko rin siya ng years bago ko i-share ito para awareness at i-share na rin sa inyo paano makatulong din. At hindi rin ako expert. Sobrang hanggang ngayon nag-struggle pa din ako. At hindi rin ako makakapagbigay ng advice kasi iba-iba naman tayo. Hindi na rin nakakagulat sa panahon ngayon na maraming mga bata ang merong ganitong condition. Ang problema nga lang late na lalaman ng mga parents. Kaya itong video na to, napaka-importante. Gusto kong makatulong sa mga magulang para ma-check yung mga anak. Para habang bata pa lang yung mga anak natin, napapa-check na natin sila. Malaman natin kung anong eksaktong condition meron sila, kung anong late lang meron sila para mabigyan sila ng tamang therapy, tamang advice, at sa tamang doktor. Number one, ang unang napansin ko kay Ainsley, kapag tinatawag mo siya, parang hindi niya alam yung pangalan niya. Tawag mo siya, Ainsley, hanggang mga at least 10 times mong tatawagin yung pangalan niya, saka pala siya lilingon. Number one. Number two, walang eye contact. So, malalaman mo palang 1-year-old, 2-years-old, kapag kinakausap mo. Finish na. Good job, oh. High five, baby. Dapat, ano yun, importante na pag kahit baby palang pala, 1-year-old, 2-years-old, meron ng eye to eye, gano'n, na tumitingin sa mata mo, or yun nga, lilingon kapag ano, kinakausap, tinatawag yung pangalan. So, pangatlo, hindi nagsasalita. So, dapat 1-year-old pa lang pala, 1-year-old, 2-years-old, nagsasalita na sila ng mommy, ng daddy, or kahit anong salita. Kasi si Ainsley, napansin ko noon, napansin namin, hindi siya, never akong tinawag na mommy, pero nag-start siya ng 2, nagbabasa na siya. So, medyo weird na yun. Never niya din akong hinanap, never siyang ano, nagtaka na saan ako galing, o kaya pag-uwi ko ng Oh no! Lakas nun ah, bukol ka mamaya. Yun. Happy lang siya, nauntog na. Ang dead ma sa kanya na after work or saan man ako galing na umuwi na ako. Dead ma. So number 4, nagtatakip ng tenga. Yun, mapapansin nyo sa mga videos ko, madalas siyang nagtatakip ang tenga. Kaya hirap na hirap din talaga ako makagawa ng video kasi ang hirap niyang timingan. Dahil ayaw niya, sa totoo lang, ayaw niyang nagbibideo. Ayaw niya ng maingay. Ayaw niya ng maingay na crowd. Mas gusto niya na mag-isa siya. Tapos, nangingilo siya kapag may mga naka... Ito, lately na lang to nung mga bandang 3 years old, 4 years old siya. Nangingilo siya kapag yung mga pinto nakabukas, naiwan mo, naka-open yung Tupperware or basta something na pintuan, cabinet, kailangan nakasalo. Or kotse na pag binuksan, nakaganon siya. Sobrang nangingilo. Number 5, mapili sa pagkain. Be, lower voice naman, be! Lower voice naman! Oh, no! Sana yung dito sa... Doon sa mapili sa pagkain, mali ko din talaga yun. Nung baby pa lang si Ainsley, hindi ako masyadong ma-experiment. Hindi ko siya masyado nabibigyan ng iba't ibang klaseng pagkain, iba't ibang texture ng pagkain. Iba-iba eh. Si Ainsley gusto niya yung mga crunchy, dry na food. Yung iba, mayroon namang iba, narinig ko, gusto nila yung mga basa na food sa bowl lang. Magan. So, iba-iba po yan. Okay, mapili sa laruan. Napansin ko yung mga laruan niya, hindi siya yung parang normal na laruan. Yung mga ginagawa niya magpunit. Happy na siya doon buong maghapon siyang nagpupunit. Punit. Tapos, kaya naman kotse. Lalaro naman siya ng kotse. Kailangan, pero naka-line up. Mahilig siya sa cars dati. Pero nakalinya.
Piyang-piyang, kawawa naman ate. Dami ikaw. Tapos, di ba nililinya niya yung mga kotse? Tapos, sinusukat niya pa. May pagsukat, kailangan diretso-diretso. Kapag may tumabingi ng konti, nagbuburingot na siya. Kailangan, dati, iisang plato lang yung ginagamit niya. Hindi pwedeng palitan kasi pag pinalitan, hindi siya kakain. O kaya yung upuan niya, iisa lang yung upuan niya, hindi mo pwedeng palitan. Bedsheets, hindi rin pwedeng, hindi pwedeng papalit-palit. O kaya naman, i-check niya yan kung may dumi, kung may tuldok. Kahit tuldok lang, ayaw niya ng dumi. Ayaw niya ng ganun. Okay, number 6, mabilis mainis. Oh, mabilis mainis kasi hindi niya, kasi dahil nga hindi nga nagsasalita. Hindi niya ma-express yung gusto niya sabihin. So, mas mabilis siyang mainis talaga. Halimbawa, naiihilam pala siya, natatailam pala siya, pero hindi niya masabi. Ang gagawin niya, mag-ano siya, or sisigaw na lang siya, or may nakita siyang langaw, bigla na lang siyang maiinis, magagalit, nagmumuriot talaga. Tapos, halimbawa, meron siyang gustong-gustong laruan, mahilig kasi si Angel sa mga maliliit na laruan. So, yun yung, ano niya, yun yung mga paborito niya. Once na nawala, halimbawa, may laruan siya na nawala na maliit na cat, sabihin natin gano'n cat. Pag nawala yan, hindi na siya makakamove on. Whole day, whole night niyang hahanapin na mahirap na siyang makatulog dahil mahirap makamove on. So, number 7, ito nakakaiba yung mga, oh thank you, kakaiba yung mga nilalaro, mga laruan. So, hindi siya masyadong naglalaro ng mga stuff toys, ng mga Barbie. Naalala ko noon, naglalaro siyang Barbie. Hanggang ngayon, pero pinputol niya. Ulo lang yung tinitira niya. Tapos kakabitan niya ng stick. So, laging kakaiba. Number 8, laging nababangga. So, ano, pag maglalakad siya, lagi siyang hanggang ngayon nababangga siya kung saan-saan kasi hindi nga siya nag-focus. Wala silang focus. Parang maglalakad lagi na kaganoon. Tapos parang, tapos ang tagal ko naman siyang binrestfeed hanggang 1.5 years. Pero parang ang hina ng mga buto niya pag naglalakad siya. Parang walang kalatoy-latoy yung mga ano niya, yung mga legs niya. Pero samantalang ito si Sophia, 4 months, 5 months ko lang siyang binrestfeed. Pero ano siya, masyado siyang ano, Amazona, tawagan nila Amazona, mahilig magbuhat, ang takas masyado. Mahina siya sa mga ano outside activities katulad ng mag-bike, mag-akyat, mag-climbing, so lagi siyang mahuhulog. Tapos pag nahulog, nadapa, uulitin niya, hindi niya nagigets na okay, masasaktan pala ako dito sa bagay na to, uulitin niya ng ulit. Kaya kailangan laging bantay ka talaga sa kanya. Number 9, yun, mas gusto niyang mapag-isa. Oh no! Uy, ma-ouchie naman si ate! Don't hurt ate ha! Come here, Ainsley! Nakakagalan tayo dito! Gusto mo rin ng hug? Baka ma... Ay, tingnan mo. Pati nga, baka may ano na naman yan ha? May papel yung mouth mo. Idagdag ko lang, yung struggle pa ay ano, lagi siyang may nilalagay sa mouth niya. Yung parang dun siya nare-relax kapag merong may something sa bibig niya. Ito, unga. Pero binibigyan ko na siya ng bubble gum. Ito, unga. Pero lang ngayon, hindi ko siya mabigyan ng bubble gum. Ito, unga, mami. Pero pag hindi mo siya binigyan ng bubble gum, patingin, pakita natin. Ano to? Pag hindi mo siya binigyan ng bubble gum, ito, lagi siyang may mga maliit na ganito. Itatago niya yun, tapos isisiksik niya lang sa bibig. Ayun, nasa number 9 tayo, diba? Masayang mapag-isa. Mas gusto nila yung mag-isa sila. Yung hindi siya aware na mayroon, na hindi siya aware na pwede palang makipaglaro or nagbago na siya kasi nag-ano na siya, na-observe ko sa school, na ano na siya, nakikipag-interact na siya. So, very good si Ainsley doon. Number 10, big tantrums. Ayun na nga. Quiet lang ikaw. Di pangkaraniwang tantrums ng mga bata. Oo. Ito, ona. Lahat naman ng mga... Ito, ona. Lahat naman ng mga bata. Wait lang ba? Vlog mo na si mami, ha? Okay. Lahat naman ng mga bata nagka-tantrums. Pero yung sa kanya, big tantrums talaga. Yung tipong para siyang napoposes, no, gumaganong-ganon yung katawan niya, na buuumpong na yung ulo niya, sumisigaw siya na sobrang kawawa dahil parang yung lalamunan niya. Grabe yung pagsigaw, grabe yung pag-iyak. Tapos lahat ng pwede mong i-offer sa kanya na laro,
favorite niyang laruan, favorite niyang kainin, favorite niyang palabas, bigyan mo siya ng cellphone, hindi mo pwedeng i-offer sa kanya lahat ng yun kapag nandun siya sa moment na yun. So, sa ngayon ay nawawala ito, lang ito, yung... Can you throw the bin? Sinusumpong siya ng ganun. Wala eh. Hinahayaan ko lang siyang ma-relax siya kasi hindi ko din siya pwedeng yakapin. Ayaw niya rin ng yakap. Kapag kumalma na siya, medyo napagod na siya, dun ko pa lang siya pwedeng kausapin na anong gusto mo, anong masakit sa'yo, anong... tas yakap lang ng yakap, pero pag nandun siya sa moment yun, hindi ko talaga hindi talaga siya uubra. Sabi ko, hindi, 30 minutes lang ito matatapos din to. Nag 30 minutes na, hindi pa rin natapos yung iyak niya. Nag 40 minutes, nag 50, mag-iisang oras na iyak lang siya ng iyak, ng iyak, ng iyak, ng iyak. Yun yung pinaka worst na niya, na tantrums talaga. Pero ngayon, yung big improvement ay pag kasi magtutunan ngayon si Sophia. Nagigets niya na pag nagtantrums yung ate niya, siya na yung siya na yung lumalayo. Parang binibigyan ako ni Sophia ng time na i-comfort si Ainsley. Hindi na siya nakikisabay kapag sumisigaw yung ate niya, umiiyak ng todo-todo. Hindi na siya nakikisabay. Parang nagigets na ni Sophia ngayon na okay, kailangan ni ate ng mom. Sobrang nag-improve yun kasi once a month na lang. Dati kasi madalas, tapos siya laging alas 3 or alas 4 ng madaling araw na kala mo sinasapian siya. Bigla siyang tatawa ng malakas na malakas na malakas. O kaya naman, tapos non-stop yun yung tawa niya. O kaya naman yung iiyak siya ng todo. Pero nawala yun yung ganung moment. Sa araw na siya nangyayari. Pero once a month, para siyang menstruation na dumadalaw. Sabi ko nga, kapag dumadalaw itong si Big Tantrums, talagang humihinga ako ng malalim. Eto na naman, kasi kailangan ko ng mahabang pasensya. Kasi, syempre, sumisigaw siya talaga yung tenga mo. Gumagano talaga. Ano yan? Wow! Ganda naman yan, Big! Very nice. Mas less na yung tantrums na kung dati inaabot ako ng isang oras. Ngayon parang nababawasan na, nagiging 15 minutes na lang, 20 minutes. Pero napansin ko yun, nung baby pa lang siya, ganun na talaga siya. Akala ko normal sa baby yun. Bebe, maingay, be. It's noisy. Nagbibideo si mommy. Thank you. It's noisy. Thank you. Wala pa siyang 1. Grabe na siya umiyak. Tsaka ang tagal. Akala ko, hindi na bubuksan yan. Akala ko normal yun, pero si Sophia, parang never naman siya umiyak ng gano'n na ang tagal makamove on, tapos wala namang problema, parang nairita lang. Number 11, hirap makatulog. Bye-bye! Hirap makatulog. Nung wala pa siyang 1, napansin ko na rin na parang ang hirap niyang patulugin, o kaya pag ilalapag ko na siya, nang magising, sobrang sensitive niya, iiyak agad. Kaya sabi ko, grabe, ganito pala magka-baby. Talagang literal na hindi, wala kang tulog. Gayun naman, lumaki-laki na siya. Sapat na sa kanya na meron siyang 6 hours na tulog. Parang maka 6-7 hours siya. Parang buhay na kagad siya. Pag nakatulog siya ng maaga, asahan mo sa madaling araw, gising na siya. So, ikaw din, wala ka na naman tulog, gigisingin ka niya. Pero, late ko na naisip din nitong 5 years old na rin siya. Dapat pala, hinihiwalay. I-practice pa elephant. Late ko na naisip na dapat pala yung mga batang hirap makatulog. Elephant. Nice, oh, elephant. Ay, hinihiwalay pala ng room. Dapat meron silang sariling kwarto. Magising man siya sa madaling araw. Hindi na siya nangungulit kasi alam niya meron siyang sariling kwarto. Dun lang niya kailangan magstay hanggang puntahan ko siya. Pero meron naman akong camera, monitor, nakikita ko. Meron binigay sa kanya yung doctor niya ng pampatulog. Pero hanggang ngayon, hindi ko siya ginagamit. Kasi nag-improve din talaga na meron siyang sariling kwarto. Hindi kanya i-stopbo. Kasi ayoko din siya maging masanay sa mga gamot-gamot. Alam mo naman tayo mga Pinoy, ayaw natin ang mga gamot-gamot. Number 12, hyper. Hindi pwedeng mag-choke. Mas dalaga-dalaga naman siyang kumilos ngayon.
kaya niya nang mag-behave sa simbahan, sa public, kaya niya na. Hindi katulad dati, sobrang hyper niya, nakala mo kumakain ng tsokolate, pero sa totoo lang, makikita mo yung ipin niya, walang kasira-sira, kasi hindi siya mahilig sa matamis. Tsaka, hindi ko rin siya binibigyan ng chocolate, kasi pag mabigyan mo lang siya, mapakain mo lang siya ng konting tsokolate, ay grabe na siya ka-hyper. Sobra yung ano niya, sobra yung pagka-energetic niya, as in OA talaga. Sobrang talino. Doon naman ako sobrang proud sa kanya kasi noong ano pa lang siya, yun nga, 2 years old pa lang siya. Hindi ko pa alam, nag-video pa ako noon. Meron pa ako mga, may vlog pa ako noon sa YouTube na nagbabasa na siya, na kaya niya nang magbasa. In 2, ang galing na mag-memorize. Yun ako sobrang proud sa'yo. Okay, ready ka? Okay, ready ka? Okay, ready ka? Yeah, this one. Can you read? Hi, how are you? Yay! Yay! This one. I see me. This one first. Mm-hmm. It's itchy. Completo. Do good. Yay! This one. I have a sobrang grabe siya mag-memorize. Bagay na magugulat ka. Alam niya na yung mga basa. Academic, so surprise ka sa sobrang talino nila. Kasi yun daw yung karamihan sa mga bisyo na katulad ni Ainsley. Sobrang talino. So hanggang doon lang pala, 13 signs lang pala yung naisip ko ngayon. Hindi lahat ng mga nabanggit kong signs ay para sa akin. Hindi ibig sabihin ganun din siya. Mayroon siyang autism. So mas maganda pa rin talaga ipa-check siya. Kasi yung iba, late lang talagang ano, kasi yun yung sinasabi nila, baka late lang siya mag ano, magsalita, baka ano lang siya, na-spoiled lang siya, baka ano lang siya, kulang lang siya sa attention, baka nalito lang siya sa ano, sa language, kasi Tagalog, kasi English. At yan na ano na, pag-aralan na namin yan. In-air ko lang din to sa inyo para ma-check din natin yung mga anak natin. Kasi si Ainsley, late na namin na ano talaga, na i-push, na ipa-check up. 4 years old na siya. So ngayon, meron siyang mga speech lesson, occupational therapy, lahat naman ng tulong na binibigay ng government, binibigay naman dito. Meron siyang, anong tawag nun, yung pag nag-school, meron siyang special teacher na kasama niya. Sobrang happy ako dun. Merong nakabantay talaga sa kanya. Sa normal school pa din siya. May question, magbabago pa ba? Magiging normal pa ba? Yes, para sa akin, ano, sobrang laking improvement ni Ainsley ngayong 5 na siya. Hopeless na talaga dahil magpa-5 na siya ng January. Eh, December na nun eh. November, December, wala siyang ano. At tagal na mga improvement. Biglaan kasi yung mga improvement na nangyayari sa kanya. Pag kinausap mo siya, nag-eye contact na siya minsan. Tapos ngayon, pinipilit niya na din kahit papano na magsalita. Pag sinabi ko, Ainsley, sentence, sentence. Yun, nagtatry na siya. Ibig sabihin, sentence. Pag sinasabi ko yung parang cue sa kanya yun na okay, kailangan kong mag-talk. Or kahit nahirap na hirap siya, at least tinatry niya talaga. Improvement, kumakain na rin siya ng kahit na ano, kanin, pasta. Pwera lang yung medyo basa yung pagkain. Ayaw niya nun. Any fruits, ayaw niya rin nun. Any ano, juice, ayaw niya rin. Yung struggle ko din nung nag-start siyang mag 2 years old hanggang 3, hanggang 4. Maniwala kayo sa hindi. Ang tanging kinakain niya lang, french fries lang. Sa umaga, yung tinapay, meron siyang tinapay na kinakain na namimili sa malayo. Nag-iisang tinapay lang yung pag naubusan ng stock na rin. Hindi siya kakain. Sa tanghali, sa gabi, hindi siya nag-snack ha.
yung french fries lang. At kailangan yung fries na yun ay perfect yung pagkakagawa. Isunog yung kulang sa luto, walang mga itim-itim. Kasi laging McDonald's, KFC. Katry naman ako gumawa ng potato talaga. Kaya lang, hindi ko ma-perfect-perfect. Kasi chine-check niya as in 2 taon yun. As in 2 taon, my God. Hanggang kailan siya kakain ng french fries lang talaga. Yung ang sarap ng kinakain mo, pero yung anak mo, french fries lang talaga yung kinakain. So, hindi mo siya mapili talaga, hindi talaga pwede. As in, yung katawan niya talaga, makikita mo na na, ano, lumalabas na yung mga skeleton niya dito dahil hindi mo siya mapilit eh. Tinry ko nang gawin, pilitin, utuin, sabihin nyo na lahat, ituro nyo na lahat ng gusto nyong ituro. Pero nagawa ko na lahat yun. So, sabi ko talaga, nagdasal talaga ako, pag nanganak na ako, mag-stay lang ako sa bahay, goal ko talaga na mapakain siya ng rice. So, talagang tinigasan ko na yung puso ko para ano, magsungit, mag-ano, maging strict sa kanya. Although, dati pa naman ako nag-ano talaga, naging strict sa kanya. Pero sabi ko, titiisin ko ngayon, kailangan mapakain ko siya ng kanin. So, nag-try ulit ako na mang-uto sa kanya. At nakatulong din siguro dahil nag-matured siya. So, ayun, napapayan siyang kumain. Pinost ko din yung nag-grabbing mira kay Madden French fries in 2 years. Sa tingin mo na, ay, shit, ganito din yung anak ko ha. Ipa-check up mo na. At mas maigi na mas maaga na mapa-check up sa doktor. Kasi pag na-late na, mas mahirap na siyang ano yun, mas mahirap na siyang i-train, turuan. At ang advice ko lang sa mga katulad na nanay ko, kailangan tanggapin talaga ikaw mismo sa sarili mo, tulungan mo yung sarili mo na tanggapin at maging ready ka sa ano, sa mga taong manghusga sa anak mo na magtataka na, ala, bakit ganyan yung anak niya, ala, ispoid niya yung anak niya, ala, ang daming sasabihin sa inyo mga tao. Iisipin pa nila na hindi naman big deal, that's normal kasi hindi naman nila nakikita yung ano mo, yung struggle mo. Kaya siguro itong video na to ay makakatulong din sa mga nanay na katulad ko na hirap pang tanggap kasi ako talaga zero idea din ako kung paano ko tatanggapin, paano ko itatago ko ba, or paano mo explain sa bawat tao na makakasalubong na bakit ganyan ginagawa ng anak mo. Kasi minsan yung maglalakad lang kayo ganyan, bigla niyang one time nga naglalakad kami ganyan, tapos nilapitan niya yung isang kakilala, kinutkot niya yung ano, yung cuticles, yung paa ng gano'n, yung basta kung ano-ano, bigla na lang siyang tatabi sa isang table, kakanta na nakatingin sa ulap, na gano'n. Ano, nang hirap explain sa bawat tao, pero wala nung pinag-aralan ko, simula nung na-confirm. Ito siya, pinatato ko yung mga anak ko, Sophia and Ainsley, para parang reminder sa akin na gano'n pa kasakit yung sabihin sa'yo ng mga tao na about sa anak mo, ready na ako, tsaka ano, tanggap ko na siya ng ano, ng 100%, ng 200%. Although nahihirapan lang ako na i-handle pa din at kailangan ko pa din ng ano, ng mahabang pasensya. Kaya ngayon cellphone ko naka wallpaper si Jesus Christ kasi reminder sa akin 'yun. Opo. Reminder sa akin 'yun. Bye-bye. Reminder sa akin 'yun na kailangan mo ng mahabang pasensya. Ikaw mismo na nanay ang ano, unang-unang tutulong sa anak mo. Kaya maaga pa lang, pa-check mo na, observe mo yung anak mo. Wag mong tigasan yung puso na, hindi, ano lang yan, late lang yung anak ko. Hindi, normal yan. Kasi lahat naman tayo mga nanay, hanggat maaari, gusto natin advance yung anak natin, gusto natin perfect yung anak natin. Lalo na si Ainsley, first anak ko siya, sobrang excited ako nung nagbubuntis pa lang ako. Happy ako nung pinagbubuntis ko siya. Kaya, yun nga, sabi nga nila, baka naman stress ka nung nagbuntis. Hindi eh. Kaya, naniniwala talaga ako na kung ano yung binigay sa'yo ni God, tanggapin mo ng 100%. Eh, siya yung binigay sa akin ni God. Ngayon, tanggap ko na siya. Naiintindihan ko na siya. Ngayon, nag-gets ko na rin kung bakit ako nagkaroon ng Sophia. Kasi, tinatanong ko dati, bakit? Wala na akong plano mag-anak. Ang hirap mag-alaga ng baby. Wala kang tulog. Pati ikaw, lagi kang buringot. Kasi hindi mo siya maintindihan. Hindi talaga. Kaya ngayon,
Kaya ngayon, naintindihan ko na talaga at na naniniwala talaga ako na lahat talaga may purpose. Bakit ako binigyan ng ganitong anak? Lahat may purpose. Si Sophia binigay sa akin dahil tinutulungan niya ako ngayon na alagaan yung ate niya. Nauna na siyang magsalita kay Ainsley. Natututo si Ainsley sa kanya. Minsan ginagaya ni Ainsley yung mga sinasabi ni Sophia. So, baliktad, di ba? Thankful ako. Kasi sa mga ganitong situation, binibigyan ka ng ano, pagsubok. Ibig sabihin, andyan dyan si God. Hawak ka niya. So, yun. Malaki yung paniniwala ko na bakit ganun. So, ngayon nagigets ko na. So, ayun lang. Bago ba tayo magkaiyakan, magpapaalam na ako. Oh, babay na! Ainsley, magbabay muna tayo. Babay! Babay dito sa video.